Sa mahigit limang dekadang pagsasahim papawid, ito ang DZMD, ang himpilang nagtatanggol sa mga kabataan, pamilya at moralidad ng lipunan. Nagtatanggol sa bawat buhay, PBN DZMD, ang radyo ng malayang damdamin. Radyo ng malayong damdamin na PBN DZMD ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang tamang piyesa ng M. Goldex at paano ang sistema? Katulad nito na may solo account na tinatawag nyo, may corpo, corporation ba na gusto sabihin na dun sa hindi makapag-afford ng 36,500 pesos, pwedeng sumali sa corpo. Paano ang sistema? Okay, ganito yan, Kuya George. No? Two options nga, pwede kang mag-solo, walang problema, wala kang kahati dyan sa magiging income mo dyan. Pero kung ikaw ay sasali, at kung ikaw ay gusto mo mabago ang buhay mo, pero wala kang sapat na kapital, o yung tinatawag natin 36,500, okay, pwede, meron po tayong naisip na paraan kung paano natin sila matutulungan. Okay, ito po yung tinatawag nating corpo account or yung group account. So, halimbawa, ang isang solo account po ay nagkakahalaga ng 35,000 pesos plus 1.5, or yung 1.5 kasi napupunta yan sa website fee. So, itong 35,000 na ito, pwede pong pag-ahati-hatian ito ng 35 na tao. Hmm. Ito po ay yung tinatawag na share, 35 shares. Ngayon, pwede yung sumali. Magpapatak-patak. Ng isang share. So, kailangan ko lamang ay 1,000 pesos. Kasi exact 1,042 pesos. Kasama na yung website fee. Hmm. Okay? Meron po tayong mga kababayan na meron naman pong more than 1,000 ang pera nila at gusto nilang mag 5 shares, gusto nilang mag 10 shares, okay? Pero wala silang 36,500. Ito po yung mga tinutulungan natin, okay? Ito rin po ang issue ng SEC ngayon. Ito po yung binabato sa atin kasi ang isang corpo account ay kinakailangan po ng admin. Okay? Kailangan po merong mag-head dito. Kailangan may pagpaprocess ng dokumento nila. Kailangan meron pong mag-register para sa kanila at meron din pong third party magtatago ng username at password nila. Oo. Nandi, parang with that 35 participants, di parang style pyramiding na. Hindi po. Yung 35 na tao na ito ay para lang makabuo ng isang solo account. Para lang po magkaroon po sila ng entry or ng participation doon sa marketing program. Napaka-brilliant idea po ng marketing program. Okay? And then, sa paningin po ng M. Goldex, ang group account at ang solo account, pare-pareho lang po yan. Ang pinagkaiba lang po ay yung solo account, isang may-ari. Ang group account, marami ang may-ari. Mm-hmm. Kumbaga, okay, sa solo, yeah, talagang solo mo, wala kang kahati. Wala po. O paano naman magiging hatian doon? Dahil depende po yan. Depende yan. Kumbaga, kung ang 35 shares ay 180,000 kunyari, ano? Ang kinikita niyan, i-divide po yan doon sa 35 na tao. Mm-hmm. Kung ako naman po ay ang share ko is meron po tayong table na pwedeng tingnan, no? Pagkano po ang kikitain ninyo pera, halimbawa 2,000 lang. 3,000 or 3 shares. Okay, tinatawag po natin tong share kasi you're only part of, you know, the group. Okay, para pong stock market, yun lang. Pag sumali po tayo dyan, tayo yung shareholder, di ba? So, ganun din po dito sa corpo account. Isa po tayo sa mga members, shareholders na tinatawag. Good morning po. Dito po sa Angono, Taytay, Cainta, Rizal Province. Madaming natulungan ng M. Goldex at talaga po nagbago ang buhay nila dahil sa ganda ng oportunidad na binigay ng company. Sa lakas at ganda ng company, nakita ng gobyerno natin ang oportunidad nila na pagkakita naman ang M. Goldex. Instead na pasalamatan ang M. Goldex dahil sa
Ang daming Pinoy na natutulungan nito sa buong mundo bagkos ito ay binabatikos pa. Salamat po, DPC from Rizal, nakikinig through our live streaming. Ito pa rin. Salamat po, dahil marami pong nagpa-participate dito sa ating discussion ngayong umaga. Okay, pero itutuloy ko lamang po yan, sinabi ko kanina. Okay, voluntary po ang pagsali dito. Wala pong pilitan. Kung nakita nyo po na magbe-benefit kayo sa programa, pwede po kayong sumali. Ngayon kung ayaw nyo naman po at na kayo natatakot na baka kung mawala ang inyong pera, desisyon na po yan na lagi. Why not? Pumunta kayo ng SEC, Securities and Exchange Commission, na ipaliwanag na kayo'y mga participants, client ng MGoldex, na magpapatunay na hindi ito scam, hindi ito pyramiding. Una po, ang SEC, ang stand nila yata kahapon, ay kahit sila, wala silang enough na information about sa report na natanggap nila. Okay? Maganda po ang layunin ng SEC, no? Kasi nagbibigay po sila ng paalala sa mga taong bayan na ito po ang investment nila dito kung sakali, hindi po nila makahabol. Dahil ito nga ay e-commerce, wala pong opisina sa Pilipinas, wala po silang pwedeng tutaan. Okay, siguro pero, ito tinitingnan nila na mahirap mag-invest. Hindi mo na mahabol ang pera na ipinag-invest mo o ipinag-participate mo dito sa MGoldex. Babalik po tayo sa usapan natin kanina, no? Mismo ko ang Goldex po ang nagpo-provide ng assurance ng pera po ninyong ilalagak dito sa programa ay safe at pwede pong maibalik sa inyo. Paano okay, yung sinasabi na terms and conditions sa website? Pwede po kayo pumunta www.mgoldex.com. Okay? And then pwede kayong kumontak sa customer service. Pwede rin kayong magbasa ng news or news at company news. Okay, nandiyan po, meron po silang advisory dyan kung ano po yung official YouTube channel natin or yung Facebook page natin. Lahat po nandiyan sa website. Lahat po ng informasyon kakailanganin po ng gustong mag-member. Sige, sabagay, so far, I don't know ha, wala pa akong nasusumpungan na kumbaga ay nagsasabi na ako ay naloko ng MGoldex. So far, wala pa kayo na-encounter na katulad nito? Wala pa po. Yan po ang stand namin. Yan nga po yung pinagmamalaki namin kasi maraming tumutulik sa. Pero yun po ay mga hindi members. Okay? So, kung tatanungin, ang may karapatan lang pong magreklamo or mag-raise ng concern dyan ay members. Okay? Kung ikaw po ay hindi members, pwede ko pong manahimik na lang. Or mag-research na lang po na tayo. Let's do our homework. Kumbaga, alamin natin, ano ba itong MGoldex? Paano ba ito gumagana? Paano ba ito, paano pa ba pwedeng kumita dito? Paano ba tayo mag-benefit dito? Okay? Yan po yung nire-request ko sa taong bayan na nasa inyo po ang desisyon, nasa inyo po yung hawak niyo po kung paano natin makikilala ang kumpanya. Dito sa Camarines Norte, alam ko marami na kayong kinausap. Actually, may mga local officials pa. Ano naman yung kanilang response? Napakaganda ng response nila, Kuya George, no? In fact, ang sinasabi nila, ito yung programa talaga mag-aangat sa buhay ng Pilipinas. At totoo nangyayari yan. Marami na po tayong OFW na umuwi dahil hindi na kailangan magpaalipin sa ibang bansa, sa Banyaga. Okay? Meron po tayong mga nauna dito, okay, na nandito na sa Pilipinas na pwedeng magpatunay na MGoldex ay ikaangat ng buhay natin. Eto, sabi ng ating texter, hindi kami kumikita sa mga bagong investors. Kumikita po kami dahil sa reward ng MGoldex pag-market namin. Sandali, nawala na. Napatungan, may pumasok na nawala. Sandali. Pag may pumapasok na text eh. Good morning. Ang opportunity po ng MGoldex sa Pilipinas ay bago pa lang. Subalit sa Europe at Middle East ay 5 years na. Asan pa yung isa? Po yan. Marami pong ibang bansa na nagpa-participate, especially sa Europe, no? Doon ito unang sumikat.
Dahil noong panahon po ng financial trouble ng Greece back in 2012, dito po sila, ito po ang nirekomenda ng kanilang gobyerno, okay, na mag-invest po sa gold. Kasi yan po ang totoong kayamanan ng ginto. Ito yung text message natin. Good morning. Okay. Gusto ko lang po magpasalamat sa M. Goldex kung saan sinasabi nila na scam ito. Kesyo, coupon lang daw. Walang gold na nakukuha at recruit means tao-tao lang at pera-pera lang alabanan. Sana aralin muna nila ang marketing plan ng M. Goldex bago nila husgahan. Isa po ako sa mga dating OFW na hindi na umalis ng bansa at na magpakahirap sa abroad dahil nabigyan ako ng pagkakataon ng M. Goldex na makabayad ng utang ng pamilya ko dito at nang hindi umaalis ng bansa. Ito yung text message na ng ating listener. Siguro, hintayin natin na may, kung may magre-reklamo at ito nga na medyo nakalilito. May pumapabor at meron nagsasabi at katulad ng mga balita na pyramiding scam ito. Why not approach ang mga local government agencies natin na nagsasabi ng ganito, scam ito, pyramiding ito para at least baliwanagan sila. Alan? Okay, Queen George, no? Kung titingnan natin ang marketing program ng M. Goldex, malayo-malayo po ito sa pyramid structure. Okay? Kasi gumagamit po tayo ng tinatawag na table of orders dito. So, Itanong ko lang muna. Sa mga nakakaintindi po multi-level marketing, okay? Ito po yung may tinatawag na pyramid structure, pero hindi po masama yan. Okay? Dahil ang pyramid structure, ay kitang-kita po yan sa mga kumpanya. Mula sa presidente hanggang sa rank and file, pyramid po ang tingin natin dyan. Okay? Pero ang masasabi ko lang po sa marketing program ng M. Goldex, ito po ay pinagsama na, pinag-combine ang investing at ang multi-level marketing. Actually, dalawa lang po ang kailangan nyo dito. Wala na pong iba. Okay? Mm. Ang mga kumpanyang nandiyan sa labas na gumagamit ng binary system, kailangan mo ng maraming tao para kumita ka. Tanong ko, bago dun sa aking tanong kanina, na basahin ko muna itong isa. The Philippine e-commerce law addresses the significant legal challenges facing Filipinos who wish to participate in this wealth-creating global phenomenon. The UN Citral is a UN organization tasked to draft model laws which its members nation must adopt in order to have harmonized legal regimes so far as business and trade are concerned. Mary Ann from Baguio. Paano nga na para at least mahinto itong mga hindi magandang usapin tungkol sa M. Goldex, why not approach itong different agencies na nagsasabi na ito ay scam para malaman nila kung ano talaga yung kabuang sitwasyon ng M. Goldex, lalong-lalo na ito mga client participants na sinasabi nyo na kasamahan nyo na ngayon sa M. Goldex? Yes, totoo po yan. Marami na pong agencies na mga empleyado rin ng gobyerno. Hindi, okay, gusto ko sabihin lang, kayong mga clientele ng M. Goldex na kumikita na sa ngayon, bakit hindi i-approach halimbawa ang SEC, ang Department of Finance o iba pa mga local authorities na sabihin nyo na hindi ito scam, totoo ito, para at least maipaliwanag nyo sa different local agencies natin dito sa Pilipinas? Okay, nag-uusap-usap na po sa panahon ito, no, ang ating mga leaders, ang ating mga admin leaders, especially yung mga nauna, yung mga milyonaryo na dito. Meron na po silang mga hakbangin na pinaplano para po maibsa na yung mga negatibong lumalabas sa national media. Okay? Ito po ay hindi na po ako magbibigay ng pangalan, ano? Pero marami na po tayong kinakausap, mga lawyers, mga legal consultations dito. At ito po ay talaga ipapakilala po natin at patutunayan natin na yung Goldex ay legal worldwide, okay, sa international business community.
Okay? Ito lang po ay kailangan ma-adapt natin dahil ito is e-commerce. Okay, dito po sa Pilipinas, sanay pa rin po tayo na pupunta tayo sa isang lugar kung nagbibilin tayo, department store kunyari. Okay? Mas gusto natin na nata-traffic tayo, mas gusto natin na dumagasot ka tayo sa pamasahe. Pero sa ibang bansa po, kung ikaw ay bibili ng pagkain ng aso mo, especially sa US, ay pupunta ka lang sa website. At ganun po ang klase ng lifestyle ngayon. Dito sa atin, medyo kailangan pa nating pag-aralan. At yun po yan yung tinuturo natin dito ngayon. Oh, sige. At least kayo na mismo sa mga local authorities natin sa Securities and Exchange Commission ipaliwanag ito para at least hindi maparatangan na scam o pyramiding o kung ano pa bang racket ang gustong sabihin ng gobyerno natin na hindi dapat na paniwalaan ng ating mga kaubayan para once and for all itong mga katanungan at iba pa mga ipinupukol na issue sa MGoldex ay matapos na ito at makapag-transact ang ating mga kaubayan kung hindi man ito scam o anumang racket, Alan. Yes, expected na po yun. Ang nangyayari ngayon ay normal na yan sa isang bagong kumpanya. Katulad na lang po ng pinagdaanan ng mga nandiyan po yung Uno, nandiyan ng Global, nandiyan ng Royal. Lahat po yan dumaan sa ganitong klaseng pagsubok. Okay, so ang stand po namin is pagpapatuloy po natin dahil nakakatulong sa ating mga kababayan, nakatutulong po sa ating sarili. Okay, ito po ay sharing. Actually, hindi po namin ito sinekreto. So lahat po tayo iangat ng programang ito. At kailangan lang po natin gawin, at tama ka, Kuya George, no? Kailangan nating mapag-share sa information. Kailangan nating turuan or educate yung mga agencies at ating mga kababayan na gusto sumali dito. Ah, sige. Alan, wala na rin akong katanungan. Siguro baka may karagdagan ka pa. Nasa iyo muli ang pagkakataon. Okay, yun po ang masasabi ko, no? Mga kababayan na nagikinig po, no? Kaya nasa live streaming, actually meron po natin nagikinig na mga kababayan na nasa ibang bansa pa na tumututok dito kasi ito po ang unang paglabas natin sa media. At ito po ay isang magandang hakbang para naman po tayo ay hindi naman na laging negative na lang ang naririnig natin sa TV at saka sa dyaryo. Okay, ngayon ang iniilang ko lang po sa mga tumutulik sa dito ay sana po ay mapag-aralan na muna po natin. Ano po ba magiging benefits natin? Kaya sa tingin niya po ay hindi po ito karapat dapat sa inyo. Ay tayo po ay huwag na po tayo manira, lalo na kung hindi tayo miyembro. Okay, ang inihiling ko lang po dito ay magtulungan po tayo dahil ang bansa po natin third world country pa din. So kailangan po natin magtulungan sa mga gandang programa katulad nito upang tayo ay mabago naman ang buhay at sumabay na tayo sa mga karatig bansa natin na mayayaman. Okay, ito na po, isa na po ito sa mga oportunidad na pwede natin gamitin o maging makinarya natin sa pag-unlad ng buhay natin. Yun lang po. Eh, maraming salamat, Lan. Magandang umaga. Magandang umaga. Good morning to everyone. Okay, maraming salamat. Sige, noong Alan Reyes. Actually, residente siya ng bayan ng Paracale dito sa Camarines Norte na kumakausap din sa ilan sa mga lokal na opisyal natin. Kahapon yata, kausap niya.